Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisikap ng pamahalaan para matugunan ang pangailangan sa edukasyon, hindi lang para sa mga estudyante, kundi maging para sa mga guro. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hanggat maaari, gusto natin balik sa dati. Dahil I think medyo may consensus na talaga na mas maganda yung dating schedule. Kaya hindi naman sinasabi na hindi natin gagawin before next year or the year after that. Susubukan namin gawin, sa aming palagay, baka mahirapan pa tayo. Ngunit hanggat may paraan, gagawin natin ang paraan para mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa normal na schedule ng mga bata. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng naging hiling ng iba't ibang sektor na ibalik ang dating school calendar, kung saan Abril at Mayo nakasagsagan ng tag-init ang bakasyon ng mga estudyante. Kasunod na rin ito ng mga sunod-sunod na naitalang mataas na heat index na dagdag pasanin sa mga estudyante. Kaya naman matapos lamang ang isang buwan, agad na inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbabalik ng dating school calendar. Kasunod ng kanyang pulong kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte noong Mayo. Dito inaprubahan ng Pangulo ang pagtatapos ng school year 2024 to 2025 sa petsang April 15, dahilan para tentative na maitakda sa June 16, 2025 ang pagsisimula ng klase para sa school year 2025 to 2026. Ayon sa punong ehekutibo, mas mabuti nang ma-i-adjust ang schedule ng kaunti, basta't hindi na papapasukin pa ang mga estudyante tuwing Sabado. Hindi rin sinang-ayunan ng Pangulo na magkaroon pa ng karagdagang gasto sa mga estudyante kung ipatutupad ang 180-day school calendar kabilang ang Saturday classes. Hindi rin siya pumayag sa 165-day school calendar na maaari anyang magpahina sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Malugod namang sinang-ayunan ng DepEd ang naging desisyon ng punong ehekutibo. Pag ginawa natin itong April 15 and then the next school year will start June 16, medyo maganda naman po pagdating sa school days. Malapit naman po tayo doon sa prescribed ng ating curriculum specialist ng 180 days. So hindi na po tayo malalayo doon. Ikinatuwa din ito ng mga magulang lalo't hindi natitiisin pa ng kanilang mga anak ang mainit na panahon sa mga silid-aralan. Okay lang, hindi naman buong buwan may ulan eh. Hindi kagaya nung pag-summer, talagang araw-araw mainit. Magpayong na lang, magbota. Kaysa naman yung mainit. Mas maganda yung ulan kaysa yung mainit. Pero hindi nagtatapos sa mga estudyante ang mga hakbang ng pamahalaan. Dahil batid din ng Pangulo ang pangangailangan at hinaing ng mga guro na siyang humahasa sa kakayahan at talento ng mga estudyante. Patunay dyan ang pagpirma ng Pangulo bilang ganap na batas sa Senate Bill No. 1964 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act nitong June 3. Paraan ito ng punong ehekutibo sa pagkilala sa mga sakripisyo ng mga guro sa pamamagitan ng pagdoble sa kanilang annual teaching allowance mula sa dating 5,000 piso na dinoble sa 10,000 piso. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens. It is our responsibility as a government and as a society to take care of them. Ipinunto rin ng Pangulo na paraan ito ng kanyang administrasyon para ibsan ang pasan ng mga guro ng mahabang panahon na sa sarili nilang bulsa nang gagaling ang ipinambibili ng kanilang classroom supplies. It must take an incredible amount of love to sacrifice what little you have for the sake of your students despite having financial worries of your own. With the passage of this law, we are easing some of the burden that you carry each day. Kasabay niya ng pagtiyak ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mas mapagaan pa ang pamumuhay hindi lamang ng mga estudyante, kundi maging ng mga guro. To our teachers, our students, and the Filipino people, rest assured that this is just the beginning of all that we wish to accomplish for you and for our country. We are constantly looking for and finding solutions to the decades-old problems of our society now. And not just mindlessly flinging the burdens of the present administration to the next administration or to the next generation.
At ngayong nagtalaga na ang punong ehekutibo ng bagong kalihim ng edukasyon, dalawang bagay anya ang pinatututukan niya kay DepEd incoming Secretary Senator Sonny Angara: ang employability ng K-12 graduates, gayon din ang pagpapataas ng antas ng bansa sa mga international assessment exams. We have to coordinate with the private sector so that the private sector will have also be able to have a guaranteed supply of skilled workers that will be coming into their own industries. So yung ganong klaseng coordination ay importante. Dahil kuminsan meron tayong mga livelihood project na tulungan ng livelihood pero wala namang trabaho pa rin. So tinitiyak namin na paglabas na may magandang pag-asa, magandang magkatrabaho, if not directly already to an industry employer. The second part that we are looking at, of course, are the results in the international objective test that we are getting, especially in the STEM subjects, because that's where we are falling behind, and that is the area that is most in demand right now because we're getting more and more technical. Kaya yun ang mga ano namin. Pinatututukan din ni Pangulong Marcos Jr. hindi lamang ang pinansyal na pangangailangan ng mga guro, kundi pati na ang pagpapaunlad ng kanilang mga kakayahan gaya ng upskilling at reskilling programs. We all know, ang bilis ng development, lalo na sa technology, na within 1 year, obsolete na. Within 2 years, obsolete na. Kailangan turuan natin ulit. So that's what we will do. We will beef up that part of it. Mas palalakasin din daw ang feeding program sa mga eskwelahan para matiyak ang kapakanan ng mga estudyante, gayon din ang pagtuturo ng kasaysayan ng bansa. Because I have seen my children's workbooks and there's very little said about the history of the Philippines. And that is so, for me, that is so important for the simple reason that is what will make a child understand what it means to be a Filipino. Ito ang pinagdaanan ng aming lahi. Kaya kami nandito, kaya ganito kami, kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. And that's the one thing that I asked for him, that's in the curriculum. Hindi rin nakaligtaan ng kasalukuyang administrasyon ang matagal ng problema pagdating sa mga silid-aralan. Katunayan, kasado na ang pagsasaayos ng DepEd sa mga disaster-affected na mga eskwelahan sa bansa para matiyak na hindi na maaantala pa ang edukasyon kahit pa may kalamidad. Ayon sa DepEd, nakatakda ng ipatupad ang Infrastructure for Safer and Resilient Schools o ISRS project na target na magsaayos ng mga eskwelahan at silid-aralan na nasira ng mga nagdaang sakuna. Kasunod ito ng pag-aproba ng NEDA sa 30.56 billion pesos na pondo para sa naturang programa na aarangkada simula ngayong taon hanggang 2029. Tinatayang nasa 4,756 school buildings, 13,101 na classrooms at nasa 741,000 na mag-aaral mula sa 1,282 target school beneficiaries ang makikinabang sa naturang proyekto. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.